hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigyang pansin o nagbibigyang solusyon kung ano mga hinahin ng mga kabataan sa ating gobyerno. Wala. Sa pasang yung palagay ba eh, may isa doon o kahit maliit lang ang porsyento na nagagawa ng government natin para sa mga kabataan. Yun ba ang ibig sabihin? Yes. Ang mga kabataan, hindi masyado naririnig ang kanilang mga boses dahil patuloy pa rin dinidinig ang mga hinahin ng mga matatanda at patuloy pa rin sila na influensya ng mga matatanda o nabibilog ng mga mas maedad sa kanila dahil naniniwala pa rin ang mga matatanda na mas may alam sila pero hindi na ganun sa ngayong panahon. Hindi na ganun sa ngayong panahon. So mas ang ibig na sabihin at marami pala na nagagawa tulong sa mga matatanda at sa mga kabataan. Yes po. Abang, how about the UP college student? Alam mo ba yun yung mga scholar din na pinag-aaral ng gobyerno natin? Do you know that? Yes po. So, ibig sabihin na natutukan yung mga sa kabataan, yung mga kabataan na makakapag-aral sa nang libre maayos pa yan ang tutunan. But the main thing na problem is hindi nakikita ng isang kabataan yung tutunan mo. Yes po. Binibigyan. Okay po. Maraming salamat po. Ate, one last question po. Gaano kayo kasigurado na kayang manalo ng inyong pambato sa darating na eleksyon yung ipinaglalaban ninyong presidente? Dahil siya ay may puso para sa bawat Pilipino, naninindigan siya na tao muna bago politika dahil siya ay pagod na sa mga masasama at gusto niyang matapos na ito upang mabago na ang ating sistema ng paulit-ulit na lang nangyayari. Maraming salamat, Ate. Thank you po. Wala ba kayong ano, chanto para sa inyo? Meron po. Boses niyang kabataan. I am you. I am good. I am Juan
2022. Lahat na kayo nagtatrabaho dun sa Tagaytay sa restaurant kung saan na bakit? So, pwede ko rin po malaman, ano, gaano po kayo naiga nyo sa pagtakpo ng presidente? Paano kayo nakilala para bilang mamuno kita kanya? Actually po, we meet from personally po, and then we had a heart-to-heart talk. And then, naramdaman po talaga namin yung sincerity niya para sa ating bansa. Although, hindi man siya kilala, hindi siya kagaya ng ibang presidente na dati na tumakbo, hindi siya artista, kasi hindi nga talaga siya kilala, pero